Maraming bata ang gustong-gusto makapag-aral, ngunit nang dahil sa kahirapan ay hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Meron din namang mga bata na nakakapasok sa eskwelahan, ngunit puro bisyo at hindi pinagbubuti ang pag-aaral. Ikaw, nakatapos ka ba? O isa ka din sa mga hindi nakapagtapos nang dahil sa kakulangan ng pera? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Anak, pagbubutihin mo ang iyong pag-aaral ha, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan, sabi ng isang mahirap na ina na nagngangalang Carmelita. Oo anak, tama ang nanay mo. Dapat mong pagbutihin ang iyong pag-aaral kahit hindi na para sa amin, kundi para na lamang sa iyong sarili, dagdag ng asawa nito na si Mang Danilo. Gulat na gulat naman ang bata sa kanyang narinig. 10 taong gulang na kasi siya, ngunit ngayon pa lamang siya papasok sa grade 1. Talagang kung tawagin sila ng mga tao, ay mahirap pa daw sila sa daga. Ngunit talagang napagdesisyonan ng mag-asawa na ipasok na sa eskwelahan ng kanilang anak. Nay? Tay? Talaga po ba? Opo, gustong-gusto ko po mag-aral. Nahihirapan po kasi ako sa pagtatrabaho at pangangalakal. Masayang sagot ng batang si Onyok. Matagal na itong pinaghandaan ng mag-asawa. Parehas kasi si Aling Carmelita at Mang Danilo na hindi man lamang nakapag-aral kahit na sa grade 1. Ayaw na nilang iparanas kay Onyok ang ganitong klase ng buhay, kaya ipinangako nila sa kanilang sarili na pag-aaralin nila ang kanilang anak. Maya-maya lamang ay nagpaalam ang bata upang maglaro sa labas, kaya agad naman nag-usap ang mag-asawa. Danilo, sigurado ka ba na kaya nating pag-aralin ang ating anak? Kinakabahang tanong ni Aling Carmelita. Wala naman akong hindi kakayanin para sa inyong dalawa ni Onyok. Kahit basurero lamang ako, ay meron din naman akong pangarap para sa inyo, sagot ni Danilo sa kanyang asawa. Sinabi pa nito na meron siyang sideline dahil naglilinis na din siya ng mga baradong kanal sa kalsada. Doon ay mas nadadagdagan ang kanyang kinikita sa kanyang pagbabasura. Pero Danilo, kailangan ng anak natin ng isang uniforme. Saan na lamang tayo kukuha ng pambili? Tanong ng babae. Diba, sabi ko sa'yo na ako na ang bahala. Meron ako ditong 80 pesos at titingin ako sa palengke. Nakangiting sagot ng lalaki. Agad na pumunta si Mang Danilo sa palengke upang tumingin ng uniforme. Ngunit nagulat ito dahil kulang pala ang kanyang pera. Napakalaking halaga na ng 200 pesos para sa kanila, kaya hindi pala talaga kakasya ang kanyang pera. Naku, paano na lang to? Hindi naman pwede makapasok sa eskwela ng aking anak kung wala siyang uniforme. Baka po meron kayong mas mura dyan, tanong ni Danilo sa tindera. Iyan na po ang pinakamurang tinda namin. Teka lang po, saan po ba mag-aaral ang inyong anak? Tanong ng tindera. Nang dahil doon ay sandaling nag-usap ang dalawa. Napangiti naman ang tindera nang malaman nito na iisang eskwelahan lamang ang papasukan ng kanyang anak at ng anak ni Mang Danilo. Tamang-tama, meron pong pinagluma ang uniforme ang aking anak. Kung gusto nyo, ay bilhin nyo po ito sa halagang 50 pesos, nakangiting tanong ng babae. Nang dahil doon ay naging masaya ang lalaki dahil sa wakas ay merong murang uniforme siyang mabibili. May matitira pa sa kanyang pera para sa pambili nila ng pagkain mamayang hapunan. Maya-maya lamang ay umuwi na si Mang Danilo sa kanilang bahay. Anak, may surpresa ako sa'yo, pero pumikit ka muna, masayang sabi ng lalaki. Sandaling pumikit si Onyok at sa pagmulat nito ay nakita niya ang isang pirasang uniforme. Wow, yan po ba ang aking susuot kapag papasok na po ako sa eskwelahan? Ang ganda naman po niyan, Tay. Maraming salamat po, masayang sagot ni Onyok. Ngunit ang puting tela ay sobrang dilaw na talaga. Lumang-luma na talaga ito at hindi mo talaga masasabing bago. Pero kahit na ganon ay lubusan ang pasasalamat ng bata sa kanyang tatay nang dahil sa bagay na ito. Kahit medyo sikip ang uniforme kay Onyok ay talagang handa niya itong pagtiisan. Maya-maya lamang ay biglang kinausap ng bata ang kanyang mga magulang. Nang dahil sa isang lumang uniforme, ay nagkaroon ito ng sobrang taas na pangarap sa kanyang buhay. Nay, Tay, maraming salamat po talaga.
Alam ko po na sobrang hirap po na pag-aralin ako. Pero ipinapangako ko po sa inyo na magiging mayaman ako. Iaahon ko po kayo sa kahirapan at hindi na natin muling mararanasan ang ganitong klase ng buhay. Umiiyak na sabi ni Onyok nang dahil sobrang saya ng kanyang puso. Nagkatingin na naman ang mag-asawa at para bang maiiyak na rin ang mga ito. Ano ka ba anak? Gawin mo ang bagay na yan para sa iyong sarili. Darating ang araw, natatanda din naman kami at mawawala sa mundong ito. Pero Onyok anak, maraming salamat kung yan ang iyong pangarap, sagot ni Aling Carmelita. Isang linggo na lamang ay malapit na ang pasukan. Talagang lalong nagsikap si Mang Danilo sa kanyang pagtatrabaho. Halos hindi na ito kumain ng tama upang makaipo ng pera. Ang ipangmimeryenda na sana niya ay itinatabi pa ng lalaki para sa pag-aaral ni Onyok. Kahit hirap na ito sa kanyang buhay, ay nawawala naman ang pagod nito sa tuwing naiisip nito ang bagay na sinabi ng kanyang anak. Okay lang magutom, okay lang mapagod, at okay lang umiyak. Ang lahat naman ng ito ay para sa aking anak, malungkot na sabi ni Mang Danilo. Dinadamihan niya ang pag-inom ng tubig upang manatiling busog ang kanyang pakiramdam. Lumipas ang mga araw ay pasukan na ni Onyok. Masayang masaya ito, dala ang kanyang isang pirasong notebook at lapis. Papasok na po ako at pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral, masayang paalam ng bata. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng mag-asawa habang nakikita nila na naglalakad papalayo ang kanilang anak. Ang bagay na hindi nila naranasan ay ngayong nararanasan ni Onyok. Maya-maya lamang ay nakarating na ang bata sa eskwelahan. Sobrang babata pa ng kanyang mga kaklase dahil siya ay 10 taong gulang na. Ano? Kaklase ka namin? Bakit ang tanda mo na? Natatawang tanong ni Carlo. Oo, kaklase niyo ako. Ngayon pa lang kasi ako mag-aaral sa grade 1. Masayang sagot ni Onyok. Ngunit sa unang araw ng kanilang klase ay hindi niya inaasahan na pagtatawanan siya ng mga ito. Nang dahil kay Carlo ay pinagtatawanan siya ng buong klase. Pero bakit kulay dilaw ang iyong uniforme? Di ba dapat ay kulay puti? Panunokso ni Carlo. Nang dahil doon ay muling nagtawanan ang kanyang mga kaklase nang dahil sa sinabi ng bata. Halos mapayuko na lamang si Onyok nang dahil doon. Masama man ang kanyang loob ngunit ang nasa isip niya ay ang kanyang mga pangarap. Mahirap lang kasi kami at hindi ako kayang ibili ng aking mga magulang ng bagong uniforme. Wala naman sigurong masama kung luma na ang aking suot. Pag-aaral naman ang pinunta ko dito. Pagdepensa ng bata sa kanyang sarili. Lumipas ang 6 na taon ay grade 6 na sila. Ito pa din ang kanyang mga kaklase at halos 6 na taon na din siya na tinutukso ni Carlo. Dapat ay nasa high school ka na. Pero tingnan mo ang sarili mo. Nag-aaral ka sa elementarya pero ang tanda-tanda mo na. Natatawang sabi ni Carlo. Hindi na lamang sumasagot si Onyok, ngunit patuloy pa din siya na tinutukso ng kanyang kaklase. At isa pa Onyok, wala ka bang balak na bumili ng uniforme? Simula grade 1 ata tayo, ayan na ang sinusuot mo. Hindi na yan kulay dilaw, kulay brown na yan ngayon. Higit sa lahat ay hindi mo na nga maisara ang butones nang dahil sa sobrang kasikipan, dagdag ng kanyang kaklase. Sa oras na ito ay nakaramdam na talaga ng inggit si Onyok. Narinig naman ng isang guro ang panunokso ng isa nitong estudyante, kaya pinatigil niya ang bata. Maya-maya lamang ay dumating ang guro na si Mrs. Almonte at may dala itong isang polo. Onyok, simula ngayon ay ito na ang iyong isusuot, nakangiting sabi ng guro. Agad pumataka ang luha ni Onyok nang dahil sa bagay na yun. Maraming salamat po, Mrs. Almonte. Ngayon lang po ako magkakaroon ng bagong uniforme, nakayukong sabi ng bata. Sobrang saya talaga ni Onyok sa oras na yun. Sa isang pirasong uniforme ay muli siyang nabuhayan sa kanyang pangarap. Lumipas ang mga buwan ay graduation na nila. Ngunit nakita niya ang kanyang mga magulang na malungkot sa kanyang harapan. Bakit po kayo malungkot? Di ba dapat po ay masaya kayo dahil makakatapos na po ako sa elementarya? Nagtatakang tanong ng binata. Ngunit bigla ding pumatak ang kanyang luha nang dahil sa naging sagot
ng kanyang mga magulang. Hindi na daw siya kayang pag-aralin sa high school, kaya titigil na daw siya sa pagpasok sa eskwelahan. Ngunit ang akala ni Mang Danilo at Aling Carmelita ay dito na magtatapos ang pangarap ng kanilang anak. Nagulat sila nang manatili itong positibo sa kanyang buhay. Sa totoo lang po, ay malungkot din po ako sa bagay na yan. Pero tingin niyo po ba ay wala akong natutunan sa 6 na taon kong pag-aaral? Marunong na po akong magsulat at magbasa. Marunong na din po akong magkwenta ng pera. Seryosong sagot ni Onyok. Simula noon ay mas lalo pang tinibayan ng binata ang kanyang loob. Dito niya talaga masusubok ang kanyang sarili sa isang bagay na kanyang pinapangarap. Napag-alaman din ni Carlo na hindi na mag-aaral ang kanyang mahirap na kaklase, kaya natatawa na lamang ito sa kanyang narinig. Lalo ka nang mawawala ng kinabukasan. Sayang lang kung hindi ka makakapagpatuloy sa pag-aaral. Natatawang bulong ni Carlo. Lumipas ang 3 linggo ay agad na naghanap ng pwedeng maging trabaho si Onyok. Dito niya balak kumuha ng puhunan para sa kanyang binabalak na negosyo. Mahirap man ay ipinagpatuloy niya ito para sa kanyang pangarap, para na din sa kanyang mga magulang na hindi nakaranas ng kaginhawaan sa buhay. Pumasok siya bilang isang tagahugas ng pinggan sa isang karinderya. Alam naman kasi niya na hindi siya makakapagtrabaho sa ibang mga tindahan dahil elementarya lamang ang kanyang natapos. Isang araw habang siya ay naghuhugas ng pinggan ay bigla siyang nakita ng kanyang kaklase. Ano? Tagapaghugas ka na lang ng pinggan? Tingnan mo ko, Onyok. Aalis na kami ng aking pamilya dahil pupunta na kami sa ibang bansa at doon daw ako mag-aaral. Natatawang sabi ni Carlo. Ganun ba? Masaya ako para sa'yo. Palagi kang mag-iingat ha. At sana ay huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral. Mahinahong sagot ng binata. Simula sa araw na yun ay hindi na sila nakita pa. Tiniis ni Onyok ang pang-araw-araw upang makaipon siya ng pera. Hindi naman porket talo ka ngayon ay talo ka pa din sa hinaharap. Kunting tiis lang, Onyok, at magiging maganda din ang buhay mo. Malungkot na sabi ng binata sa kanyang sarili. Lumipas ang 20 taon ay magkakaroon daw sila ng reunion. Muling magkakasama-sama ang magkakaklase sa elementarya. Ang balita ng lahat ay umuwi daw si Carlo galing sa ibang bansa at nagkaroon daw ito ng magandang trabaho doon. Lumipas ang mga araw ay muli na silang nakita-kita. Nakita ni Carlo si Onyok na kasama nito ang iba nilang mga dating kaklase. Onyok, kumusta ka na? Ano na ang trabaho mo? Siguro naman ay mahirap ka pa din katulad ng dati dahil hindi ka naman nakapag-aral. Pero bilib ako sa'yo ha. Puting-puti na ang kulay ng damit mo at hindi na kulay dilaw. Natatawang bati ni Carlo. Talagang hanggang ngayon ay walang pinagbago ang lalaki. Pangit pa din ang ugali nito at higit sa lahat ay mapagmataas. Gulat na gulat naman ang iba nilang mga kaklase nang dahil sa sinabi ng binata. Ang akala ni Carlo ay matatawa ito sa kanyang mga pangmamaliit, ngunit nagkakamali pala siya. Carlo, hindi mo ba alam na si Onyok ang sumagot ng lahat ng gastusin ng ating reunion? Higit sa lahat ay kanya itong venue. Isa na siyang mayamang negosyante. Siya ang may-ari ng isa sa pinakamalaking tindahan ng damit dito sa Luzon. Napakarami na talaga ng kanyang pag-aari. Hindi na nga mabilang ang tagumpay na kanyang nakamit eh. Sabi ng isa nilang kaklase na si Arnel. Nang dahil doon ay gulat na gulat si Carlo. Ang minamaliit niya palang lalaki ay sobrang yaman na. At higit sa lahat ay ang tinatapakan niya palang lugar ay pag-aari ni Onyok. Biglaan na lamang napaupo si Carlo sa kanyang narinig. Talagang nanliliit ito sa harapan ni Onyok. Tama sila, Carlo. Pero huwag kang mag-alala dahil isa ka sa aking inspirasyon kung bakit ako nandito. Nakangiting sagot ng binata. Simula noon ay natupad na ng lalaki ang kanyang pangarap. Maganda na rin ang buhay ng kanyang mga magulang at binalikan niya rin ang kanyang guro na nagbigay sa kanya ng bagong uniforme noong nag-aaral pa lamang siya. Hindi porket mahirap ka ngayon ay mahirap ka pa din sa hinaharap. Kung may pangarap, ay may ginhawang malalasap. Pahiyang pahiya talaga si Carlo
at hindi na makatingin ng diretso kay Onyok. Simula noon ay hindi na siya ang bida nang dahil sa kanyang pagiging mayabang sa kanyang kapwa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.